So, sisimulan ko po yung part ko sa sermon. So nagbabasa po ako sa YouTube ng mga comments, no. So meron pa rin po mga comments na sir, pwede ba kayo magbigay ng abstract ng topic na pwede namin gawin? Sir, ano po yung topic na pwedeng gawin dito? Minsan po as a scientist po, I get frustrated po minsan. Hindi naman po dahil personally na offend ako, no. I get frustrated with the fact po that yung mga teachers po talaga natin, nahihirapan rin po sila na mag-identify ng topic or mag-facilitate ng ideation sa mga estudyante. Na typical po, pag nag-outreach activities kami sa Pilipinas before nung pandemic, lagi pong tanong sa amin, sir, bigyan niyo po kami ng data. So ito po yung gusto namin itama. So ngayon po, si Marty tsaka si JP, tinuruan po kayo ng iba't ibang klase ng research. Si Marty po, nagsuggest siya ng iba't ibang areas na pwede niyong i-explore. Ngayon naman po, ang ituturo ko sa inyo, this is actually a very relevant exercise to both students and teachers. Paano ba mag-generate ng idea? So sa halip po na lalapit kayo sa mga scientists, dapat ang mga estudyante at ang mga teachers marunong ng proseso sa kung paano ba mag-generate ng idea. At ito po, I encourage you na makinig po dito kasi hindi po to ganun kahirap. Meron lang po siyang sistema na kailangan yung sundin para po makapag-facilitate kayo ng idea generation or what we call the ideation process. So like yung part ko po, it's about the ideation process, the art of brainstorming for research project ideas. Okay. So yung talk ko po ngayon, there are four parts to it. So the first of which is, papasadahan po natin, ano ba yung purpose ng ideation process? Ano ba yung kahalagahan nun? Bakit tayo nag-ideate? Bakit tayo nag-perform ng exercises para mag-identify ano ba yung idea na gagawin natin for research? Pangalawa naman po, papasadahan ko, ano ba yung mga steps involved in the ideation process? And ito po, para sa mga guro, makinig po kayo. Kasi kayo po talaga dapat yung nagpa-facilitate nito sa inyong mga estudyante. Hindi po dapat ang mga guro ang nag-iisip ng research topic. Dapat po, nagpa-facilitate lang po kayo para yung mga estudyante ninyo ang mag-generate ng topic. Ganun po talaga dapat yung setup when it comes to research even at the high school level. Third case po, syempre, hindi po kasi, ang approach po namin dito sa PhilSciHub ay hindi po ka para bigyan kayo ng textbook lecture. Kasi what's the point? Eh di magbasa na lang po kayo ng libro. Ano? So yung third part po, we'll go over a case study. May example po tayo. Paano ba, in a hypothetical scenario, paano ba tayo pipili ng topic? So for example, ang gagaling ng estudyante nyo, ang dami-daming ideas na binibigay, at ang resources nyo ay pwedeng pang isa o dalawang topics lang. How do you systematically pick the right idea? Ano ba yung mga basehan kung paano kayo pipili? And then yung last part po, very quickly, is magbibigay po ako ng tips and best practices kung paano ba talaga pumili ng idea. Okay. Next. Okay, so ito po, hypothetical scenario. Dapat po dito nagsa-start, no? yung research program development at the high school level. So nagsisimula yan sa guro kasi di ba part ng curriculum ngayon yung research na. So for example po, sa isang classroom, sasabihin ng guro, okay class, we need to come up with research ideas. So dun siya dapat magsisimula. The teacher has to solicit. Dapat po kayo yung hihingi ng suggestions for ideas from your students, no? So sa mga estudyante, hindi dapat kayo aasa sa guro na sila yung mag-identify. Ito dapat yung gagawin nyo. So in as early as at in the high school level, dapat marunong kayong mag-scan ng environment ninyo. Dapat marunong kayong mag-formulate ng question at mag come up or identify ng potential research idea. So, for example, kung ang classroom ninyo ay 30 students, syempre, hindi naman wala namang resources dyan for everyone to do individual research. The more likely, out of 30 ideas, baka dalawa o tatlo lang yung pwede nyong trabahuhin. So, dito dapat, you have to come up with a systematic process for you to narrow down a pool of 30 ideas all the way down to the top 3. So, ito yung ituturo natin sa inyo ngayon. Okay. But before tayo mag-go over the steps of the ideation process, ito yung mga typical na questions, no, na pag yung mga guro hindi po talaga sanay mag-facilitate ng ideation among their students, ito yung typical questions na maririnig nyo sa mga bata. Like, una po, where do we start? Paano ba natin sisimulan yung ideation process? At saan pa tayo hahanap ng ideas?
So ito po, sana yung answer to the first question, sana ito po yung mga nakuha nyo dun sa mga information na deliver sa inyo ni JP dun sa, at ni Marty dun sa kanilang talk. Ano ba yung types ng research at ano ba yung mga specific research areas na pwede ninyong i-pursue. So dun siya nagsistart. Pangalawa, how do we encourage idea sharing? So for example po, on the perspective of teachers po, kung meron kayong 30 students, paano nyo ba may encourage yung mga estudyante nyo na mag-come up ng idea? Kasi iba, syempre, iba-iba na personalities yan. Yung iba confident, yung mga matatalino, more likely sila yung maraming sasabihin. May mga estudyante na baka hindi confident kasi natatakot sila, baka mamaya yung idea nila ay hindi maganda. So meron, is there such a thing as a stupid idea? Yun din po yung i-address natin mamaya. Yung iba pa pong mga question, yun nga po, yung question ng estudyante, baka pangit yung idea ko, pwede ko ba itong suggest kasi baka mapagalitan ako ni ma'am. Baka i-bash ako ng classmates ko. So ito pong mga bagay na to yung sasagutin natin mamaya. Pangatlong tanong po, how do we systematically pick the best idea out of a collection of topics? Kasi syempre, no, ang tendency sa klase, yung kapag yung pinakamatalinong estudyante yung nag-suggest, medyo may bias yung teacher doon na, ay, ito, galing sa matalino, so baka ito yung pinakamaganda. That does not always follow po. So it could actually be a fallacy. So ito yung tuturuan ko po kayo, paano ba yung systematic way of listing your idea, prioritizing them, and then picking the best idea without bias. So ito po, may sistema po yan at napakasimple lang yan. And then lastly, how long should the ideation take? So kailangan ba yung ideation isang session lang na pag kinausap niyo yung estudyante niyo at naglista sila, mamimili na ba kayo ng idea at that point? So ito po yung mga ituturo ko sa inyo.